Isang simpleng utos lang ang hiningi kay Jamaal Franklin, ngunit tila personal niyang nakuha ito. Hiniling sa kanya na ibahagi ang bola sa laro ng Converge sa PBA Governors Cup laban sa Barangay Ginebra, subalit hindi lang yun ang ginawa niya. Dahil tumanggi siyang magtangka ng tira, lima lamang ang kanyang tinayres sa buong laro kung saan sila ay natalo ng 120 hanggang 101 sa Linggo ng gabi. Nakakagulat ang performance ni Franklin, ang league's leading scorer na may average na 37.3 points per game. Hindi lang ang Barangay Ginebra ang nagulat kundi pati na rin ang mga manonood sa PhilSports Arena at ang mga nanonood sa TV. Kilalang mabilis mag-score, nakashoot siya ng 61 points sa isang laro sa Chinese Basketball Association. Ngunit sa kanyang 35 minutong paglalaro sa laro, lima lamang ang kanyang tinira, kabilang ang walang tinira sa third period kung saan may mga pagkakataong madaling makapag-score. Kasunod nito ay isang laro kung saan naka 57 points si Franklin laban sa Meralco Bolts dalawang araw bago ang nasabing laro. Naisipan lamang siya sabihan matapos ang laro na ito kung saan siya ay umabot ng 36 attempts bago siya mag-foul out sa huling bahagi ng laro. Aminin na lang natin na sinabihan siyang mag-share ng bola sa kanyang teammates na tama naman. Siguro na-offend siya, sabi ng isang team insider sa spin.ph pagkatapos ng insidente. Ang ginawa ni Jamaal Franklin ay hindi magandang timing para sa Converge. Ang koponan ay natalo na naman sa kanilang ikatlong sunod na laro at natapos ang kanilang elimination round campaign na may 6-5 na record, kaya hindi na nila maabutan ang top 4 nanogram standings para magkaroon ng twice to beat incentive sa playoffs. Sabi ng isang insider, hindi ibig sabihin na kapag nagpakita si Franklin ng magandang laro laban sa Kings ay magwawagi na ang Converge. Pero mayroon sana silang magandang pagkakataon na talunin ang mga defending champions kung ginampanan lang ni Franklin ng maayos ang kanyang role. May mga ibang plays kasi na nire-run na para talaga sa kanya pero hindi niya ginawa. Pinapasa pa niya sa iba, dagdag pa ng source. Nagulat rin ang coach ng Converge na si Aldin Ayo sa kakaibang paraan ng paglalaro ni Franklin, at sinabi niya na may mga pagbabago na mangyayari para sa playoffs base sa desisyon ng management. Either he, Franklin, takes 36 shots, or he takes 5. So ano ba talaga, sabi niya nang may nakangiting parang di siya nasiyahan. The instruction was really maglaro lang sa sistema. Ganun lang din naman, eh. Pero I don't know what happened, dagdag pa niya. Nang tanungin naman si Ginebra coach Tim Cohn kung may karanasan na ba siya sa mga imports na ganito rin ang ginagawa ni Franklin, naalala niya ang parehong nangyari kay Kobe Bryant kasama ang kanyang dating coach na si Phil Jackson. Phil Jackson said something to him, Kobe, that made him not to take shots the whole game, sabi ni Cohn habang palabas na ng press room matapos ang laro. So, it happens. Maliwanag na binabanggit ni Cohn ang nangyari noong Game 7 ng Western Conference First Round Series noong 2006 sa pagitan ng Lakers at Phoenix Suns nang tumanggi si Bryant na mag-shoot at tumira lamang ng 3 beses sa buong second half. Bagamat nakapagtala si Bryant ng 24 points, natalo ang Lakers, 121 hanggang 90. Ang kontrobersya ay nangyari lamang isang laro pagkatapos na magtala si Bryant ng 50 points sa 126 hanggang 118 overtime loss kung saan tumira siya ng 20-35 mula sa field. Siyempre, hindi si Aldin Ayo si Phil Jackson. Pero hindi rin si Jamaal Franklin si Kobe Bryant.